Narito tayo ngayon upang matunghayan at pag-usapan ang talaga namang napakainit at nagpa-viral na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya, ay sinabi ni Kalingap Val na naroon siya sa bahay ni Ate Erica nang sa ganon ay linawin ang issue na nagaganap na nakakonekta din sa kung bakit hindi na natuloy ang pagpapabahay nila Kalingap Rapnon ni Ate Erica. Sabi nga dito ni Kalingap Val ay meron daw palang nalira kay Kalingap Rab, kay Kuya Junie, kaya naman binawi ang pondo at pera sa pagpapagawa ng bahay nila Ate Erica noon. Eh, salip na si Kalingap Rab ang dapat magpatayo ng po sa pabahay kasi Kalingap Angels po magayan. Eh, dumating sa punto na binawi po ni Junie yung pera. At yun nga po mga Kalingap, alamin natin yung pulot dulo para malaman din po natin sino po ang mastermind. Eh, kasi po mayroon kami na lamang balita na siniraan po si Kalingap Ram. Siniraan siya para po mabago ang isip ni Junie at kunin po yung pera. So ito mga Kalingap, ito yung tita ni ano, ni Erica. Eh, magandang araw po. Ano pangalan mo ate? Jenny, pakiano yung ang mic lang sa ano. Ang tita nila ate Erica ang interview ni Kalingap Val. At sa interview nga na ito ay nilabas ng tita ni Ate Erica ang kanyang saloobin daw sapagkat ang tita ni Ate Erica ang nagpost ng video kaya naman nalaman nila Kalingap Val ang issue tungkol kay Ate Erica. Pinost daw ito ng tita ni Ate Erica sapagkat gusto daw nilang linisin ang kanilang pangalan lalo na ng kanyang mga papa at mama na nagpalaki kay Ate Erica sa social media sapagkat may mga kumakalat nga daw na mga paratang sa kanila katulad na lamang ng sinasabihan sila na parang mga gutom na aso at isang pitik lamang daw sa kanila ay talagang tumba na daw sila. Kaya naman nais itong linawin at linisin ang pangalan ng tita ni Ate Erica. Meron po. Asawa. Ano ba lang po lahat? Yung buhay po, ayan na tatlo. Ay dalawa, patangatlo pala ngayon. Nakuha namin yung video doon sa upload mo ba yun? Ano at ano ating dahilan? Bakit ka nag-upload ng gano'n? Kaya nag-upload po ako noon kasi yung nga po mga naririnig namin, yung mga text sa social media, ako, gusto ko pong mapaano po sa mga sa tao, mga nakakakilala po sa amin kasi nakakahiyaan lang po, baga po. Gusto ko po linisin naman na hindi totoo yung mga paratang sa amin. Ano yung mga paratang sa inyo? Yung gaya po nung sinabi po sa amin, na text po sa amin na kami daw ay mga gutom na aso. Sino nagtitext sa inyo yan? Galing po yung sa mga grupo po ng e-lover. Tinix kayo? Oho. Ano pa yung maparaan? Sabi pa ng lolo ni Ate Erica sa kanya ay meron itong mensahe na pinaparating kay Ate Erica. Sabi nga niya na yung ugali daw nila ay talagang hindi papalampasin ng kanilang lolo dahil para sa kanilang lolo ay panlalapastangan ito sapagkat hindi nga nila matanggap dahil sila mismo ang nagpalaki kay Ate Erica ng ilang taon. Sila din daw nagpaaral at naghatid sundo dito kahit na ulan. Kaya naman daw hindi rin nila lumos maisip na talagang iiwan at pagtataksilan sila ng kanilang tinuturing na apo. Kaya napakasamangan ng loob ng lolo ni Ate Erica sa kanila dahil nagawa nila na iwan nila ang nagpalaki at nagmalasakit sa kanila noong bata pa sila. Tinix kayo? Oho.
Ano pa yung mga para, ano pa yung mga paratang? Isang pitik lang daw sa amin, kami ay tiklop na. Hindi ko alam po kung anong ibig sabihin po, ano, mga ganun. Gusto ko rin po kasi linisin din po yung ano nung magulang ko. Hindi naman po sa mapag, mga sinalabas po nila na mga text na sabi, naghahabol kami sa... Sa? Sa pera. Hindi po. Pira nino ang hinahabol nyo? Yung sinasabi po nila, yung mga paratang po nila sa amin, ganun. Kasi may mga trabaho naman po yung mga asawa po ng mga kapatid ko. Oo. Hindi po. So ikaw po yung tita nila, Erica? Opo. Okay. Saka ni Sheila May? Opo. Ang alam po kasi, dito pumunta si Rowell at nag-vlog. Di ba? Opo. Nung umpisa po. Opo. Sino ang binablog ni Rowell dito? Yan po, mag-asawa. Sila pa. Ah, sila ang... si Kuya, si ano? Opo. Takusapin naman natin sandali. Grabe na nga ang mga paratang at mga tinetext ng ibang tao, pati na rin nila Ate Erica sa kanyang pamilya, sapagkat ang kanyang pamilya ay nakaka-receive nga ng mga text na parang uhaw na uhaw daw sila sa pera, mga gutom na aso, kaya naman sobrang sakit nito para marinig ng tita ni Ate Erica galing sa kanya o galing sa grupo na tumutulong sa kanya. Kaya naman narito din ang tita ni Ate Erica nang sa ganun ay mabigyang linaw na hindi totoo ang mga yun. Sapagkat paliwanag din ito na may trabaho naman ang kanyang mga kapatid pati na rin ang kanyang asawa, kaya hindi naman sila naghahabol sa pera tulad ng kumakalat sa social media. Kaya naman nandun din ang tita ni Ate Erica upang ilahad din ang mga tunay na nangyari sa likod ng na-text po sa amin na kami daw ay mga gutom na aso. Sino titik sa'yo niyan? Galing po yung sa ano, sa mga grupo po ng e-lover. Ah, tinix kayo? Oho. Ano pa yung mga paratang? Ano pa yung mga paratang? Isang pitik lang daw sa amin, kami ay tiklop na. Hindi ko alam po kung anong ibig sabihin po, mga ganun. Gusto ko rin po kasi linisin din po yung ano nung magulang ko. Hindi naman po sa mapag... mga sinalabas po nila na mga text na sabi, naghahabol kami sa... Sa? Sa pera. Hindi po. Pira nino ang hinahabol nyo? Yung sinasabi po nila, yung mga paratang po nila sa amin. Ganun. Kasi may mga trabaho naman po yung mga asawa po ng mga kapatid ko. Oo. Po. So ikaw po yung tita nila, Erica? Opo. Okay. Saka ni Sheila May? Po. Ang alam po kasi, dito pumunta si Rowell at nag-vlog, di ba? Opo. Nung umpisa po. Sino ang binabot? Naalala nga ni Kalingap Val na doon sa bahay nila Ate Erica, unang vlog ni Kalingap Rowell si Ate Erica. Kaya naman nagtuloy-tuloy na rin ito at na-discover nga din ni Kalingap Rob si Ate Erica at siya na mismo ang nagnais na tumulong at magpabahay sa dalaga. Ngunit kalaunan nga ay bigla itong nahinto at sabi nga ni Ate Erica ang dahilan nito ay dahil gusto niyang makapokus sa pag-aaral at hindi niya na rin gusto magpa-vlog. Ngunit ngayon nga dahil sa issue na ito, lumalabas na talagang hindi ganon ang nangyari. At nag-result nga ito ng hinduaan kay Ate Erica at sa kanyang pamilya. Kaya naman sobrang nagagalit at talaga namang nagtatampo ang lolo at lola ni Ate Erica sa kanya sapagkat iniwan niya ang mga ito noong natulungan siya ng isang negosyante na nangangalan na June A. At tinawag pa nga ni Ate Erica ang kanyang pamilya lalo na ang kanyang lolo at lola na mukha daw pera. Kaya naman hindi ito matatanggap ng kanyang lolo dahil ang kanyang lolo at lola mismo ang nagpalaki sa kanya. Kaya naman talagang sobrang hindi ito katanggap-tanggap sa side ng lola at lolo niya na masabihan ng ganung bagay pagkatapos silang palakiin si Ate Erica at paarali. Hanggang dito na lamang muna ang ating istorya patungkol sa nagbabaga at talaga namang napaka-trending at nag-iinit na issue ni Ate Erica at ng kanyang pamilya. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!
bigay